Assassin's Descendants. Oo, oh, nakita tutorial nyo. Yes, well... Anong kwento doon? Actually, nag-audition naman po. Tapos, nasabihan na maybe I'll be part of it. So, syempre, sobrang excited ako. Nagpagupit na ako. I did start my own training para pagdating sa... Pag nag-training talaga sa military, eh, handa ako. Ah, sabihin mong training yun. Yes, okay. Training yun. And then... But, after 2 weeks po, nasabi nila na... na kumpleto na daw yung cast. And then, may scandal ka, nakita namin. And then, sabi nila, meron na silang prepare na isa pang show na for me. Mm-hmm. So, yun po. Ah, so hindi ka nasama dun sa training nila, Rocco? Did you feel sad or... No, kasi sinabi, nung sinabi nilang mas pre-priority ka dito sa isang show, mas natuwa po kasi... in-explain po nila sa akin yung possible role na wino-workout pa lang. And then, chine-check po yung mga schedule. Kasi, I have my business po. I started doing my own business. Kasi, for a year po, after Contessa, medyo naglalo po ako. Dahil nga po, nag-open ako ng business. Ano yan? Hardware po and hollow blocks. Making po. Saan? Sa may Marikina po. Ano pangalan? Taga Marikina po. SPKM Enterprises po siya. Ano meaning mo? Mga initial names po namin ng family. Saan niya sa Marikina? Sa Marikina, sa may, ano po, sa may East Drive. East Drive Marikina. Ano yung S? Skevy po. Sino yun? Yung sister ko po, elders. Ano spelling? Skevy? Skevy. Greek kayo, di ba? Oo. Anong pangalan ng company? SPKM Enterprise. Kumakain ka ng bakla ba? Opo. Yung SKV, ano spelling ng SKV? SKEVIE. O, tapos? Tapos P is Phytos. Phytos, manod. M is Mirna, yung mami ko po. Uh-huh. Tapos K is Coolis, yung papa ko. Ano pa kaya spelling? K-O-U-N-N. Greek so, nga pala ang father mo yun. Opo. Nag-focus po ako doon for a year. And then nung... How is it? Okay naman po, it's at working. At inandong ka mismo? Yes, yes, yes. Kasi ang daming bumibili siya, gwapo-gwapo mo. May mga nauto ako. Ako po yung nagpa-face, nagpa-front sa kanila, pero si mama po yung kumakausap since di po sobrang different yung business industry eh. Mm-hmm, so syempre, hindi ko po alam kung paano yun i-handle. So si mama po dun, ako lang po sa yung... may kipag-meet para mag-front lang. So, isang taon kang gano'n? Isang taon po akong gano'n. After Contessa yun. Contessa. Oh, and then, after one year. Nasa taon na ba Contessa? Yes. Nung July 18. July 18 po yung last taping ko sa Contessa. Tapos July 18 din po nasabi tong show na to sa akin. Ah, tama. So, 1 year. Exactly 1 year. So, for 1 year, naging businessman ka. Nag-guest naman yun sa mga show. Pero nag-guest po ako. Tapos, ayun nga po, nung sinabi sa akin before pa na may audition for Descendants, yun po yung prepare ko talaga, yun yung look forward ko. And then, this project happened. Pinasa nila ako dito. I talked to Miss Ali, kasi same din po ng... PM, di ba? Apo, PM. Sabi niya po, eh, Phytos, nilagay ka namin dito kasi, I know na kaya mo tong show na to. So, super happy ako kay Miss Ali na nagtiwala sila sa akin, yung capability ko sa pag-arte. Dahil medyo mature na po itong show na to eh. So, anong role mo dito? Bali, ako po dito yung best friend ni Wancho. Tapos, inampun po ako ni Ate Gladys dito. Inampun nila ako. Mahirap po talaga ako. Galing ako sa orphan. Inampun nila ako dito. And then, nagkagusto po kay Thea. Pero nagparaya ako kay Wancho dahil... Siyempre, best friend ko siya. Utang na lang ang role mo. Tapos po... nung umalis na si Thea, pumasok sa buhay ni Wancho si Ara, all of a sudden na in love din ako kay Ara. And then, parang umiikot yung story namin ni Wancho is, laging siya yung nakakuha noon and sa akin, wala akong nakakuha. Lagi kayo magkaribal. Lagi magkaribal. So, maganda nga roon ko dito. Vida, yes. Kasi kung doon ka, isang karanong sundalo. Pero hindi ka salbahe. Salbahe po ko. Pero itong mga sinushoot po namin is mabait po. Magiging salbahe so, na lang. So week 6 po is yung transformation, whole body transformation and the character transformation po. What do you mean body transformation? Ngayon po, since hindi po natuloy yung
yung Descendants of the Sun ko na ano, nagtitraining po ako ng sarili kasi ang gusto ni direct by week 6 po nung show is may mga skin nang pinapakita. Dahil nga si Juancho medyo yung character niya is formal, balot. Yung character ko po is... Ay! Papasexy. Sa pelikula handa ka na rin. Mas maganda ang... Sa pelikula handa ka na rin magpasexy. Open pa ako sa mga ganun. Ever since yun naman po talaga yung gusto Buganda ko. Katawan, na ano? Gusto mong pag-uba? Pag-upakita ng kuwet? Pakita ng kuwet? But they range it. Okay, yung tinanong namin kanina kay Juancho, kaya mo yun. Kaya. May nag-offer sa akin for indie, pero hindi pa pwedeng sabihin. And sinanggap mo? Winoworkout pa po namin with, you know, with my handlers sa GMA and kay Tita Becky. Kasi yung schedule po nito is MWFS. Pero yun kasi MWFS? Opo. Sexy yun. Hindi po kasi sure. Sexy talaga. If ano eh, Friday or Saturday dahil sa direct stars. Sexy yun, sexy po. Papakita ka ng behind? As in, matanda po yung babae. Well, hindi naman super tanda, but sino? Mga nasa 40s. Kilala mo na ako sino. Wala ako, nag-aanap. Pwede ikaw may mga love scene kayo, ganyan? Sinabi po sa akin nung director. Bad exposure. Bad exposure, gumadupad talaga. Yes, sinabi po sa akin. Indie film po. Payag ka. Payag ka. Okay naman, sabi ko, okay naman. Sabi ko, kahit may masight sa'yo, okay sa'yo. Kasi siyempre hindi mo mapapasight ng promo. Ah, talaga yung calibrated? Ang as long as po, ang lagi ko sinasabi, if yung role, if yung role talaga is... Giggle? Patayin ko na ako. Depende pa din po sa story eh. Kasi hindi natin masabing kaya nating higitan or hindi natin kaya higitan kasi nasa flow pa din po ng story. Tsaka bagay sa'yo. Saka gwapo ka naman eh. Pero maganda namang katawan mo. Ngayon po, nag 1 month workshop po kay Miss Ana Fileo. May request. Saka buti pumayat ka, tumaba ka, di ba? Na-fat memo ka ba dati? Hindi naman po. Hindi po ako na-fat memo. Pero alam ko po sa sarili ko. Ano ang height mo? 6 flat po. Daddy mo nag-train sa'yo, di ba? Yes po, yes po. Malaking bolas ko eh. Hindi po ako na-fat memo, pero alam ko sa sarili ko na kaya paputol-putol yung shows ko is because of my weight. Naglalaro. Pag may show pa yat, after the show, lumalaki. Bakit? Mahilig ka ba kumain? Hindi naman po mahilig kumain, pero... pag nagpahinga. Parang pag masyado mong dineprive yung sarili mo, masyado kang nagpatuyot, I think mapapagod yung utak mo. So gusto mong for a time magpahinga ka. Tapos ang hirap ibalik kasi yung mind mo sinasabi, gusto ko pang kumain, di pa ako tapos kumain, di pa ako tapos mag-enjoy. Pero at the end of the day, ito yung isa sa mga puhunan ng isang actor. Kailangan maayos yung figure mo kasi nakita mo naman si Tony. Nakikita ka ng mga tao. Idol ka ng mga tao. May girlfriend ka? Wala po eh. Kailan ka ulit nagpag-girlfriend? 2 years ago. Oo, parang matagal na yun. Yung interview namin sa'yo. Bakit? Bakit? Ilang taong ko ngayon? 24. Sino ba ulit yung girlfriend mo? Well, sinubukan ko naman po mag-date. Nasubukan ko mag-date. Tikim-tikim lang. Ay! Talaga ba? Pero feeling ko yung last date ko, hindi nag-workout sa so na-traumatize ako. Ay! Ano yung mag-traumatize? Ang pangit ang traumatize? Kung nagsabi, na showbiz ba to? Showbiz to. Ay, sige! Ay, teka! Ay, alam. May asawa na? Wala. Wala pa. TGMA? Hindi ba si Eri? Si ano? Empress? Hindi. Alam ko nilagawa mo sa Empress. So, manager lang kami. Oo. Si Kaya manager. Alam ko nilagawa mo sa Empress bago pinasal. Sino? Bakit? Oh, sige. Hindi traumatized. Ano? Paano hindi nag-workout? Labot ka dun sa girl. Oo nga eh. Oo nga kasi natakot lang akong ulit mag-start from zero dahil feeling ko yung time na yun medyo bata pa siya. Kaka-18 na lang nun. Ano nakaka-traumatize dun? Kasi gusto niya pa maglaro. I mean, di naman, ayaw niya pa mag-seryoso. Gusto niya open pa lang siya. Ikaw gusto mo. Ako gusto ko na mag-seryoso. Bata ako pa. Sino kaya to? After that, tumigil ka na? After po nun, tumigil na ako mag-date. Kasi, so for 2 years, wala kang dinedate? For 2 years, wala ko. Hindi po mahirap pa kasi sa pinatagulan mo yun. Mahirap yung diba? Yung mahirap. Pero,
I think nakatulong din yung naging loyal ako sa faith ko. Ano kasi ka ba? Christian. Yeah, 2 years ago, naging Christian. Victory. Mm-hmm. So nakatulong din yun. O, oh, hindi mo daw sa Christian na makapag-relationship. Hindi ka Greek Orthodox. Hindi naman, hindi naman po. Victory ka. Sa Katipunan po. Hindi naman po sinabing bawal. Pwede naman po, open naman po. Pero syempre may mga limits lang. Mm-hmm. And then natanong ko na din naman po yung pastor ko doon, yung mentor ko. Sabi ko, if may mga ganitong roles, wala naman pong problema kasi at the end of the day, character lang naman yun. Pinoportray mo lang naman yun. Pero may hirap yun. Paano kami iwas sa temptations? Oo, paano? Kasi kakabalik ko lang din po sa showbiz itong show na to. So, wala pa ulit temptation dahil nung nasa business ako, Ay, yung mga sales lady. Hindi, puro lalaki po dun eh. Ay, mga bumibili, wala pong babae bumibili ng semento. Yung mga architect po nakausap ko, puro lalaki po eh. So, Bading, wala pong bumibili. Bading, wala kang admirer, Bading? I believe meron naman po, even po yung admin ko sa fans meron. And, mas okay ako na yun yung mga admirers ko dahil mas malakas sila. I believe mas malakas sila. What do you mean malakas? Kumbaga mas... paano ko ba explain? May respeto. Yeah, mas... Malakas na ano? Parang for example, to cheer, mas malakas sila, mas ma-PR sila, mas may connection sila, mas madali sila makakuha ng connection. Machika. So ganun part yung malakas. Ano, siyempre, may mga bading na nagliligaw, ganyan-ganyan. Naligawan ka naman ng bading? Naligawan, hindi pa naman. Hindi pa naman. I think binibigay ko naman yung tamang barrier sa kanila na pwede tayo mag-biruan, maglokohan, magharutan, pero... Ano ba, may mayamang contractor o order ng isang truck na hollow blocks, pero type ka pala. Siya nabibilhin. O ano, isang construction company, papagawa ng mall o dominium. Isang ikayo supplier. May nag-ano na ba, Python? Wala pa naman po wala. Andan mo ba andito sa Pilipinas? Yes po. Andan isa siya dito. Up to November 7 lang po kasi 3 years lang po yung visa niya. Sa 3 years training system. Bakit ganun pala ang grade? Foreigner. Foreigner po siya. Ikaw dual citizen ka? Hindi po, Greek citizen po ako. Pero po meron po ako dito ng permanent visa. Pag ang dad mo, for example, pag Greek na gano'n, 3 years? Dual po, nung 18 lang po siya hanggang 18. Hindi ko nasiga sa mga manong time yun. Hindi, ikaw, half Pilipino ka, half American. Katulad ko, kailan ako nag-dual, tanda-tanda ko na. Pwede po ba? Oo, pwede mag-dual. Ang sinadjust po kasi sa amin is permanent visa po. So naka-permanent visa. Nagbabayad yun eh. Yes, annual. May annual tsaka may alien card. Diyote mo, babayad. Ano pangalan mo dito? David po. David. So, ikaw pala yung may parang... May transition ng role mo. Yes. So, mahirap yun, ha? Actually, mas na-enjoy ko po siya kasi pwede kong paglaruan yung character ko. And hindi lang ako nagfo-focus sa isang character lang. Pwede ko siya. Tinatanong ko nga si Direk kanina, sabi ko, Direk, parang gusto kong, since magta-transformation tayo ng week 6, gusto kong magpagupit. Mm-hmm. Gusto kong ibahin yung attitude ni David. So, open naman si Direk sa mga ganong suggestions. Actually, mas gusto niya nga daw yung ganong mga tanungan dahil nafe-feel niya na ginagawa yung homework as an actor. Tapos yun na yung mga pasok na yung ma-excite ng may skin. Yes. Jill, mag-set visit ka nga ng week 6. Para yung hubad-hubad si Fight, tapos andong ano ba? Ano ba saktong week 6? Pero week 6 to ano? Mula week 6 hanggang matapos ang show, mag-set visit. Papamonitor ko kay Ali. Meron kang ano, swimming pool scene. Napag-usapan na po, parang meron po. Meron? Opo, pero hindi lang po sure. Ano yung suit mo ng tracks? O ano? Bikini. Para sa'yo, wala. Wapo ni Fighters. Thank you! Thank you, Fighters!